Okay, yan. So, tayo yung nagbabalik. Sana naging malinaw. Pero, sige, ayusin natin ulit. So, balikan natin yung judicial system. So, mag-focus muna tayo dun sa MTC packet ng Supreme Court. Kasi yung nasa dalawang gilid, which is si Sandigan Bayan, Comelec, COA, ito yung mga special courts na tinatawag na may pag-uusapan natin ano yung mga purposes nila. And din yun sa kabila, the Sharia courts, Sharia district courts, and Sharia circuit courts, special courts din siya na meron specific purpose. Yung Civil Service Commission, NLRC, Court of Tax Appeals, quasi-judicial agencies, yan din mamaya pag-uusapan natin. Doon muna tayo sa Metro or MTCs pataas. So si MTC, again, si MTC, Metro Trial Court, Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, MCTC, these courts, ang pinaka-function niya is mag-decide ng mga cases related to civil cases. Okay? Maybe sa show notes ata tawag doon, or even if you're my students, na nakikinig ka ngayon or nanonood ka ngayon, meron akong ipoprovide na reviewers or handout pagdating sa ano yung mga cases dito sa Pilipinas na civil case. Kasi iba yung batas natin dito sa Pilipinas. So, civil cases siya sa MTCs. In Divisional Trial Court, is ito yung mga criminal cases. Ito yung mga, usually mga kaso na lumalabag sa estado or sa ating sa state, basically, ito yung mga pinakamalupit or pinakanakakatakot na mga kasos. Kasi mga yung pagpatay na sabi natin kanina. So, regional trial court is a trial court and at the same time, a review court. Kasi nga, kung sa trial court siya, dahil ang case na dinidinig niya is criminal cases. Pero nagiging review court din siya kasi all cases decided sa MTC, sa pinakababa, is inaakit sa kanya. So, kung halimbawa, mayroong kaso sa MTC, pwede niya yan iangat. Halimbawa, nagkaroon ng decision sa MTC, pwede siya magpa-review or mag-appeal, pwede niya iakyat sa RTC or sa Regional Trial Court. Kaya si Regional Trial Court is also a review court. Ngayon, si Regional Trial Court na a trial court, criminal case ang mga dinidinig niya, at si MTC, di ba, inangat niya kay Regional Trial Court na naging review court siya, pwede pa nilang iakyat yung case nila sa Court of Appeals. Okay? Kasi po, ang Court of Appeals natin, ang pinaka-function niya is i-review yung mga cases mula sa ibaba. Okay? So, ibig sabihin, Court of Appeals, appellate court siya. Pwede mong i-appeal yung unang naging desisyon ng korte. Okay, kung hindi ka kung sa tingin mo na hindi ka dapat maakusahan or sa tingin mo hindi dapat yun yung naging decision ng naunang mga korte, pwede mo siyang iakyat sa Court of Appeals. So pagkaakyat mo kay Court of Appeals, siya po ay isang review court, pwede siya mag-decide. Pag nag-decide ngayon si Court of Appeals, pwede mo pa siyang ipa-review ulit and si Supreme Court na yung ha-handle ng kaso. Pwede mo siyang iakyat kay Supreme Court. Ngayon, pagdating kay Supreme Court, pag nagkaroon ng decision si Supreme Court, tapos na yung kaso. Kasi nga, ito na yung Supreme Court. So, ibig sabihin, lahat ng kaso po natin mula sa MTC, pwede natin siya ipareview sa RTC, ipareview sa Court of Appeals, and hanggang makaabot ng Supreme Court. Alright? So, hindi ibig sabihin na natalo ka sa MTC, natalo ka sa RTC, natalo ka sa Court of Appeals, hindi ka naman nanalo sa Supreme Court. Kasi nga, muli, ang Supreme Court, siya yung huling institution or korte na magde-decide kung ikaw ay guilty or hindi guilty. So, pwede pa rin siya i-review. Okay? So, magkakaroon tayo ng mas in-depth discussion yan in the future. So, ayan. So, kung mag-comment na kayo kung meron pa kayong question. So, ito yung total court system ng Pilipinas. So, mamaya pag-uusapan natin yung ibang mga korte. So, let's talk about the membership and qualifications of the members of the judiciary. So, ano yung qualifications nila? Kung ang presidente, ang congressman, and maybe later on sa topic natin ng LGUs, meron mga qualifications yung mga tao na yun in the position. However, ang difference ngayon,
kung yung nauna, yung legislative and executive branch, ang kailangan lang is they are able to read and write. Dito medyo hindi, medyo mabigat yung qualifications ng members of the judiciary kasi pinag-uusapan na natin dito is yung karapatan ng mga tao. So, ayan. So, now let's talk about qualification. So, sa Supreme Court, ito yung membership or composition nila. Ang Supreme Court po natin is merong 15 members. 15 members, you have the one Chief Justice and 14 Associate Justices. So, meron tayo 15. Ang Court of Appeals natin, meron po silang 70 members, one Presiding Justice, and 69 Associate Justices. Ang Regional Trial Court natin, meron tayong 13 Judicial Regions. Okay, so medyo madami. Marami po yan. So, in short, medyo madami. Sobrang marami. Yung Metropolitan or Municipal Trial Court, one per municipal or one per city. Okay? So, ayan. Ang ating citizenship, yung kanila, kailangan sila po ay natural-born Filipino citizen. Okay? Ang kanilang age of requirement in the Supreme Court, 40 years old. Court of Appeals, 40 years old. Regional Trial Court, 35. And in the MTC, okay, is 30. So, mas bata, okay lang. However, ito na yung years of practice of law. Dito na madugo. Kaya kung mapapansin natin yung mga nasa, yung mga judge natin or mga justices sa Supreme Court, medyo mga matatanda na. Kasi, of course, kailangan nilang i-prove yung kanilang competencies through years of service. So, years of practice of law for the Supreme Court, 15. Court of Appeals, 15. Regional Trial Court, 10. And MTC, 5 years. Practice of law. So, they should be lawyers, of course. And doon natin makikita na kailangan meron silang experience beforehand bago sila umupo sa korte. And tawag nga natin sa mga Supreme Court nung college kami, even our professors, ang tawag nga nila sa mga justices sa Supreme Court is the gods and goddesses of Padre Faura. And kasi yun na nga, dahil yung trabaho nila is sobrang, di ba, masyadong mabigat yung trabaho nila kasi ang kanilang trabaho is basically mag-decide ng magiging faith mo para sa kinabukasan. So, ganun siya kabigat. So, ayan, ganyang katagal yung kanilang years of service. So, their character must be in proven competence, integrity, probity, and independence. Okay? And they should be member of the Philippine Bar. When we say you're a member of the Philippine Bar, ibig sabihin niyan pumasa ka sa bar exam. Okay? Hindi yung magjo-joke ako. Yung mga nasa inuman ka lang. Hindi yung bar yun. Hindi yun yung bar na kailangan. Ang kailangan is yung pumasa ka ng bar exams. So, congratulations nga pala sa mga pumasa sa bar exams. Neto lang ka. I'm recording this video ngayon April 30 and lumabas yung bar exam results kanina. And congratulations to all passers ng bar exam. Even doon sa kaibigan namin, kabatches namin ng college, congratulations, Joro. Congratulations to everyone. And please, serve the poor, serve the Filipino people. So, yun na. So, ito yung membership and qualifications ng members of the judiciary. So, paano ka ngayon magiging parte or paano ka ngayon magiging member ng judiciary? So, of course, all members of the courts must be an appointee or they are appointees of the president. So, appointees are screened and recommended to the president by the Judicial and Bar Council. So, sino ngayon si JBC? Hindi ito yung TV ha, ito yung Judicial and Bar Council. So, the members of the Judicial and Bar Council is the Chief Justice of the Philippines, the Secretary of Justice, a member of a Congress, or member of Congress, representative of the Integrated Bar of the Philippines. Ang Integrated Bar of the Philippines, ito po yung samahan ng mga abogado. A retired member of the Supreme Court, and a private sector representative. The President selects appointees from the list given by the JBC. So, hindi po yan yung, what do you call this? Si Presidente lang yung namili. So, in trip-trip nila, okay, ikaw na maging judge. Ikaw na yung maging miyembro ng Korte Suprema. Hindi ganun yun. Daging dumedepende yan dun sa body, which is the JBC, kung saan pinagsama-sama siyang mga yung korte mismo,
Okay, yung mismong galing sa executive department, which is the Secretary of Justice, a member din mula din sa mga representative ng IBP or Integrated Bar of the Philippines, and of course, a private sector. So, talagang hinimay or inalam nila, kinilala nila kung ano yung qualification ng tao. Okay, and from the nomination of JBC, alright, yung proseso, ibang video natin yan ha, pero very stringent yung proseso, sobrang hirap kasi syempre ina-apply din yan ng mga gusto maging members of the judiciary, and sobrang hirap nung proseso. Pag-usapan natin yan in a different video, but ito yung proseso niya. So they're all appointed by the president, pero they are screened and recommended by the Judicial and Bar Council. So ganun kahirap. Okay. So if you have plans on being a judge or member of the Supreme Court, so dadaan ka sa ganyang proseso. So next is ito, jurisdiction of trial courts. Babasahin ko, babalikan natin yan sa susunod na video. So in the jurisdiction naman ng Regional Trial Court and MTC, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. When it comes to Regional Trial Court, civil actions that involves properties exceeding 20,000 or 50,000 pesos for Metro Manila. So, pinag-usapan natin dyan is yung mga ninakaw or mga hindi nabayaran. Okay. Yung kinasuwang ka dahil tinakbuhan mo yung mga utang. So, yan. Pag-uusapan natin yan in its separate video, of course. So, admiralty in maritime jurisdiction cases exceeding 100,000 or 200,000 in Metro Manila. The probate cases exceeding 100,000 or 200,000 pesos in Metro Manila. Cases which exceeds 100,000 or 200,000 in Metro Manila. Dami pera niyan. So, criminal and family relations cases. So, anything related to criminal case and family relations cases, nandyan. Cases not within the exclusive jurisdiction of any court, tribunal, or body. So, medyo mahaba ito. So, magkaroon tayo ng separate video dyan. So, yun yung jurisdiction at Regional Trial Court. Si MTC naman, ito, violations of any city municipal ordinances within their jurisdiction. Okay, so kung pag nag-violate ka ng mga ordinansa, MTC. Cases where punishment does not exceed 6 years imprisonment. So kung hindi ganun kahaba yung ano, yung punishment, so sa MTC yan. Civil actions that involves properties not exceeding 20,000 or 50,000 in Metro Manila. So MTC yan. Cases of forcible entry and unlawful detainer. So yan kasama din dyan. Civil actions and probate proceedings that does not exceed 100,000 or 200,000 in Metro Manila. And cadastral or land registration cases where the value does not exceed 100,000 pesos. So, ayan. And appellate courts, ito, yung appellate jurisdiction naman ni Regional Trial Court. So, they hear cases or appeals na nagkaroon ng decision mula sa MTC. While si MTC, of course, hindi nga siya appellate court kasi nga, or hindi siya din tinatag na review court kasi nga, trial court lang siya ng mga civil cases. So, on a separate video, not now, pero sooner, pag-uusapan natin ulit. So, yan.